Kita. Oo. Nako po, pag ito si Ma'am Shoes, pag sumanib na talaga kay Wais, syempre may panghuhugutan na ng lakas. Kaya kailangan yung bantayan niya, Euphoria Esports, iba ang magiging ikot dito ng Blacklist International. Pero for the late game, looking at the team comp of Euphoria, they have the Claude, andyan din naman yung clear win coming in from the Savior. Sobrang interested ako to see, malamang sa malamang kasi, yung matchup na to, pwedeng-pwedeng mapunta pa yung advantage sa Blacklist International dahil dun sa mga picks nila magaganda yung ultimate. Yung IMU, katulad ng ng Dawning Light, pwedeng makuha ni Haji with the Valentina. So, kailangang mag-ingat ng Euphoria Esports. Here we go, game number 1, best of 3 semifinals natin dito sa IESF PH Qualifiers. One win away na lang ang teams na naglalaban ngayon para ma-secure ang spot doon sa combine. Magkakaroon pa tayo ng finals mamaya. Binogo para sa side ng Euphoria. Ang target lang naman talaga niya dito ay makakuha muna ng mga farms and huwag munang mag-engage into a team fight. Kasi alam natin na kailangan niya pa mag-antay ng level 3 para makakombo siya, no, yung mga enhanced na skills na meron siya. Pero for sure, eh, may agawan. At nakuha pa, actually, ng Euphoria yung Little Wanderer. So may slight advantage ang Euphoria rito. Pero may maagang pag-cut na si Edward rito, ha? Oo nga, sobrang tapang eh, no? Tapos bumisita si Yoshino, alam niya rin kung kailan siya atras. Kaso nga lang si Binogo ngayon, eh, guguluhin ni Oh My Venus kasama si Haji. Pero may dash siya para maka-atras. Marireset lang yung pagkuha niya ng orange buff. But the love waves continues to heal Haji. Masobra ata dito si The Queen. But Haji here will try to go in. Binogo, mapapatumba niya. First blood. Okay lang mag-sacrifice siya as long as na-delay niya yung jungler ng Euphoria. Yun lang yung goal eh. Nako, yung goal ay talaga na nakukumpleto ngayon ha. Blacklist International, inagawan pa ng orange buff itong si Binogo. So may hirap factor na nararanasan itong side ng Euphoria, pero andun yung knock-up, yung mga tinik na naibitaw ni Binogo, hindi kumunekta. Ito na, babagalan ng Blacklist. Ito, yung stocks na nanggagaling sa mga last hits netong si Wise. Papakaingatan nila yan at sinisimula na actually ng Blacklist International yung unang third na ating game. Ooh, the steal coming in from Binogo. Naagawan niya dito ng pagong ang Blacklist International. So ito lang yung ganti niya kanina sa pag-steal ni Wise ng orange buff niya. So Euphoria Esports, hindi sila pumapayag na mamain lang sila ng Blacklist International. Kaso nga lang nanakaw dito ni Haji yung Dawning Light coming from Ryujin God. Let's see kung bibitawan niya to ng ganito kaaga. Dawning Light coming from Ryujin. Bawas na nga si Oheb. Oh. Hindi na hayaan pa makatakas. Pero the Heart Guard coming in from Oh My B. OMG! Grabe! Yung ginawa niya doon, sobrang on point ng pag-save niya kay Oheb. Yung presensya nung ultimate ni Madam Blue Streak, ang laking tulong noon. Nagkaroon ng another chance itong kill or si Oheb. Pero this time, medyo mapapalalim ata. Ito si Oh My V. Haji, hawak pa rin niya yung Dawning Light. So marami pang threat pa rin talaga against Euphoria. Pero sa ngayon, ha, slowly but surely, Blacklist International, ginagapang nila ito. Binibigyan nila lang stocks muna itong si Wise. And yung mga side din sila, actually, hindi super nag-extend. Kasi alam nila na dapat sa mid part pa tayo umarangkada. Binabagalan at mababa pa yung kill score dito. So Euphoria ngayon, kailangan nila samantalahin ito habang hindi pa umaarangkada at gumugo itong Blacklist International sa kanilang pagiging aggressive. Oo, kaya naman nakikita natin dito yung paglalim Binogo. Nakikita niya na nandun si Wise sa knockoff. Tatama na si Edward, pero again, the Heart Guard. Will this be enough to save Edward? Meron siya dito, Counter at Inferno. Sobrang tagal niyang nabuhay doon, pero hindi magiging enough yun. Aabot na pa dito si Madam Blue Streak. And dati sa kill, double kill coming from Binogo. Kaso nga lang si Wise gusto niyang ipagigante si Oh My Bay. Pero ngayon si Haji will try and assist them. Pero hindi magiging enough para makakuha sila ng trade.
Si Haji nga lang dito na ipit, and that is a kill. 4 heads. Euphoria. Ngayon, ganda. Ang umuha ng kalamangan. Grabe yung ginagawa nila dito. Proving everyone na kaya nila makipagsabayan dito sa World Champions. Ang nagiging target lang talaga dito ng Euphoria ngayon, no, kapag ka nag-ultimate itong si Wais, aabangan lang nila na manak-up. Eh, alam natin na kapag hindi nakakahampas ang isang Aldous, medyo mahirap yon. Kasi sa ngayon, yung control na ginagawa ng Euphoria against Wise, against Madam Lustrick, ay nakukompleto nila ngayon. Andito na naman yung knock-up si Wise sa kanilang punteriya. Nadambaw with the Thunderclap at itutuloy-tuloy nila ito at kukunin yung unang tore dito sa may gitna. Euphoria. Ibang klase yung kanilang ginawa doon. Nakita lang nila si Wise na tumatawid papunta sa tore, pero ganun ka-confident si Binogo na nag-commit siya. Kaya natin bigyan to. Parang ganun yung call nila dito. Kaya naman hindi na naging enough, even though na nag-attempt pa dito si Oh My Venus with a heart guard to try and save Wise. Sadyang hindi pa enough dito yung stack ng isang Aldous. Ito yung parang naging disadvantage pag ganito yung lineup mo eh. Parang kailangan nyo pa ng time para maging online talaga. Kaya nga naman lahat ng resources sa kanya binibigay. Binibigyan siya ng stacks. But for Euphoria kasi, yung Julian, mas mabilis siyang umikot dito eh. Kumbaga hindi niya kailangan ng stacks para mag-deal ng damage. Kaya naman ngayon, may kita talaga natin yung kalamangan. Now, Euphoria, definitely in control of the map. Sa gold lane, hindi pa tayo gaano nakakita ng action burrito eh. Isa pa sa mga kapansin-pansin, yung gold lane. Buti nga nabanggit mo, Shizu, hindi pa siya sumasama doon sa mga aksyon. Wala pa siyang participation dito, pero darating yung punto eh, nasasakit itong hero na to. Ang sabi dito ng Blacklist, ng Euphoria Esports, meron silang Wise na makakapag-stalk pagdating ng late game, sasakit. Meron din naman kaming Claude. Pwede naming sabayan yan, pero sa ngayon, may sabayan dito sa may bandang itaas, Binogo. Pero si Oheb at si Oh My V, mabibigyan ng 4 members dito ng Euphoria. Grabe yung ginawa doon ng Euphoria na ginulat nila si Oheb. Actually, nakuha na ni Oheb eh. Pwedeng-pwede na siyang lumipad eh. Pwede na siya mag-crossbow of tank, pero sinusulit niya yung basic attacks niya para sure kill talaga. It's just that hindi niya in-expect na papunta na pala yung mga members ng Euphoria. Ganon kabilis yung naging ikot nila dito na yung blacklist kayo na mababasagan na ng tore sa may badang itaas. Even yung mid lane, tapos yung turtle, eh libreng-libreng makukuha ng Euphoria. Mahirap ang sitwasyon para sa Blacklist. 1-7 yung score and lumulobo na yung kalamangan dito ng Euphoria. Nasa 4.5k na and pwede pa itong magpatuloy. Ngayon, Euphoria rito, pwede nila, may option na sila actually na bilisan itong laban. Pero kung titignan natin in terms of itemization, Wais defensive Aldous ang ating matutunghayan with that defensive item, which is the Radiant Armor. Respeto para sa magic damage. Pero doon, si Oheb ay nawala. Si Haji ngayon, nasa 15% yung buhay niya. Pero nakakabit yung puppet on a string ni Oh My V. Pero andito si Wais. Papasok na nga rin. Na-disarm siya rito. Ryujin and Binogo. Grabe yung trio dito ng side ng Euphoria. Pero may knock-up na naman. Power locking. Ang problema nga lang si Yoshino ay may ipit. Nandun yung free hitting na ibinigay ni Haji, that dawning light play coming in from Eugene God. Aatras muna, pero maganda pa rin naman in a way ang ginawa ng Blacklist and Rush. Ilan ang aggression dito ng Euphoria? Nadepensahan nila yung tore, pero mukhang not too long kasi pupush pa rin nila eh. May minions pa rin silang umabot. So Euphoria, objective wise, sila ngayon yung lumalamang sa tore. This is surprising since yung Blacklist ang madalas mang ganito sa kanila mga kalaban na talagang kinokontrol nila right from the start. Pero with this kind of lineup din naman, ano siya eh, kumbaga may iisip mo rin burrito na talagang kailangan pa talagang mag-stack nung isang Aldous eh. So, bandang mid-game, late-game pa talaga natin makikita yung results netong ginagawa nilang pag-iipon. So, yung Euphoria, alam nilang ganun yung mangyayari, kinakapitalize na nila yung weakness ngayon pa lang na sa early game, bakbakan na agad ng kumbakbakan. Yun naman talaga ang kailangan gawin ngayon ng Blacklist International. Mag-stock, ibigay lahat kay Wise. Pero kasi ang ginagawa ng Euphoria dito,
pinapakita na pinaparamdam nila yung damage output na kaya nilang ibigay. Look at that. Edward Rito ay nahirapan na rin pumasok. Andun na rin yung Blazing Duel sa may padalikuran. Si Chizu to the rescue. BMI out ngayon. Si Kiel or si Oheb ay nawala na rin sa bakbakan. Habang si Aji ay may ipit din. Pinagkakalmot ni Binogo. Isa lang naman ang naging casualty. Pero Lord, ang hawak ngayon ng Euphoria. Grabe ngayon ang Euphoria. Maganda ang kanilang pinapakita against Blacklist International. Yung mga bitawan ni Ryujin Gad dito ng kanyang Dawning Light. No joke eh. Laging tumatama kay Oheb. Para bang may magnet itong si Ryujin Gad na laging trabaho niya lang is tamaan ng tamaan si Oheb dito ng Dawning Light. So now, itutuloy pa nila to. Pero following Star Moon, coming in from heads, may knock-up din na gagawin to hindi papayag ang Blacklist na walang laban na magaganap. Papasok ka lang dito with a Blazing Duet coming in from Shizu. At mukhang mapapatumba tatlong miyembro ng Blacklist International. Oheb na lang at Haji ang natitirang de-defensa. Pero napakasakit talaga ng mga Ray Gun na binibitawan ni Ryujin Gad. Now, kailangan kumapit ang Blacklist International sa kanilang defensa. Pero si Haji mukhang mapapatumba. Pero that flicker out will save his life. Kaso nga lang mag-clear pa rin ng minion. Falling Star Moon will not connect. Pero mukhang magbe-base na ang Euphoria. Hindi ata sila bibitaw dito sa game 1 pa lang at sila ang kukuha ng panalo against Blacklist International. Victory! Ibang level na laban.